tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. So what I learned in this pandemic is that, you know, you have to be healthy, not just physically but mentally, to be able to face the challenges. Kasi ma-realize mo, even with all the people around you, you're still fighting this alone, even with family. Kasi pag nagkasakit ka ng COVID, you will be alone. So we have to be strong alone. Kaya yun. It doesn't really mean na bakla ka or hindi ka bakla. People will respect you because it's you, not because of your gender. So yun ang gusto kong mangyari sa atin. But of course, baby steps. Because please understand that Duterte is, yeah, he is an outsider. Meaning, he's not the typical presidential candidate that we know, you know, that we are faced with. So we were used to the mabait, the kunwari makatao, makajos, makabayan, the typical politician na halos hindi makabasag ng pinggan, you know, never would hindi nagmumura, etc. However, the problem is that President Duterte is not like that. He's used to his ways. And you would love him. If you hate him, no amount of prodding can make you love him. Because pag inis ka na, ganun na talaga. At alam niya pag inis ka, aasarin ka rin talaga niya. He would, you know, he would make you pag-aasar lang talaga siya, mga alas ka. Ganun siya. That's how he would do things. So talaga yung kanyang approval rating, because you know that he's working. You know that nakikita mo yung hirap niya sa trabaho niya. It's not perfect. He's a father who is also not perfect as a father, but he is a father who tries his best. He treats the country like his children. So if you ask his children, perfect ba si tatay nila, papa nila? Hindi din. But at the end of the day, he does his job. He works. He tells you what is wrong. He does not sugarcoat anything. The honesty that you see in President Duterte is the reason why madali siyang gawa ng issue. He does not hide things from people. Yung pagiging mahilig sa babae, yung pagiging mapalamura niya, yung kanyang him being impetuous, sometimes him being a little bit, pag medyo pikon siya, may times na nagagalit siya, you know that, you see that. However, the president will never, ito lang nakikita ko eh, the president will never, hindi mo makikita na napamad siya, hindi mo nakikita na hindi siya maghirap, at hindi mo siya makikita na nagnanakaw. Because that's clearly the reason why Filipinos love him. Even up to now, sometimes he made really weird promises, di ba? Yung pinakaunang importante, 3 to 6 months, matatapos niya. And also yung jet ski. Why was it done? Kasi he only wanted to show na mahilig tayong magpapaniwala sa mga exaggerated claims and promises ng ating mga politiko. Yun eh. Kasi nga, parang, sino ba maniniwala matatapos mo ang drug war ng 6 months? But some people really would believe it to the point na it's preposterous, and they would be claiming it as a matter of fact. When in fact, as the reality is, if you really look at it from the perspective of reality and perspective of kung ano ba talaga ang kaya, alam natin imposible, di ba? Yun, President Duterte is always doing that because he wants to prove a point that hindi tayo basta-basta ang makikinig sa mga pangako, kasi karamihan doon, exaggerations. If it's too good to be true, it is. Kaya ano, magpapasagasa ako sa tren pag hindi natapos ito. Ano bang nangyari, di ba? So that was just the point that he wanted to show us, that we should not be trusting our leaders with promises. We must tell them, ano bang nagawa nyo? Ano bang ginawa nyo? Yun lang yun. It's not just a war on drugs per se, but it's a war on the system. Because hindi naman siya yung drugs na
ang gumagamit lang ay yung mga mayayaman. Kasi if they want to ruin their bodies and use their own money for, I don't really give, you know, I don't care kung anong gawin nyo kasi katawan nyo yan eh. But if you use drugs to actually poison the poor and make, you know, yung nga sabi nilalason mo yung tao, mm-hmm. it's not just a war on, it's not just an addiction of choice eh. it's victimization. Yun talaga nangyari sa show. Well, because there are people who died because of wrong police work. Mm-hmm. Alam natin yan, but you know, to highlight it when in fact mas marami pang namatay noong 2013 kumpara dun sa total number of deaths from 2016 to 2020 na sinasabi nila i-claim mo kung totoo 16,000 daw, eh 15,000 lang sa isang taon. So, you know, what I really do not want is when we bastardized figures mm-hmm. to make someone appear as a killer, as a murderer, kasi unfair. You know, the damage has been done. People look at Duterte as a killer, even if nobody has proven that. So, ang ito yung masama sa that ABS-7 will be closed. Why? Because he already knows na meron talagang strong allies yan sa Kongreso. He knows that. Ang hindi lang niya na-expect ay may mga kalaban din pala ang ABS-CBN na malalakas din. And mm-hmm. siguro hindi nakita ng mga tao, GMA and her allies, isa sa mga kalaban ng ABS-CBN. So, hindi nila na-predict na magkukumpul-kumpul ang forces. But if they blame Duterte solely for the closure of ABS-CBN, I think it's unfair because, yes, he's president, but alam natin na hindi naman siya nakikialam sa mga desisyon na ganyan. Though nagsasabi siya ng punto niya, and though alam natin yung mga ibang congressmen, they will follow or magpapasipsip yan. But at the end of the day, if you look at the people who voted against ABS-CBN, these are people who had at one point, been a victim or been a victim of the actions of ABS-CBN. Tignan niyo yung mga I'm amazed at the fact that you know the people, many people really understand him, pero may mga tao nagalit sa kanya. Hindi ko maintindihan because of course at some point pag wala namang ginagawang masama at saka nakita mo naman yung epekto niya sa ating lahat. Nakita mo naman kahit you see the infrastructure. You see what happens when you don't steal people's money. You see lots of bridges, lots of roads, and yet these people do not really even acknowledge, recognize that he did something good. Yun lang. Sana history will treat you kind and be just to your legacy, because that's my number one fear, that mm-hmm. history will be unkind to him. Yun talaga yung fear ko, and I don't want that because that is the problem if we try to manipulate history to prove our narrative, because mm-hmm. you know that's going to be the ultimate injustice, because he really did something good to our country. Napaka makahulugan ng binitawan mong salita, Atty. Ako na, ako, I find this something of a, isang barko tayo eh, but many of us are treating it as a DDF Dilawan world when all we need to do is just, you know, acknowledge some things, realize some things, and be humble. Humility and gratitude. Yun ang nawawala. So yun, sana at this point, patapos na si President Duterte, sana matapos na rin itong issues natin. Maraming salamat, Attorney Bruce. You. Tayo pa rin to eh. Pilipino tayo eh. We are one team. We are in one banner. We are in a Philippine flag. Diba? So, my takeaway here is that we need to understand. We need to be more
open-minded in terms of what's happening right now. Sa gitna ng pandemya, hindi po dapat magkawatak-watak tayo. Dapat po nagbubuklod tayo dahil kailangan natin ang lakas ng bawat isa. At kung magkakaroon tayo ng problema, hindi natin iintindihin ang isa't isa dahil keso ganito, keso ganyan. Wala pong mangyayari. Parang sa loob ng pamilya lang po ito. Sa magkakapatid, sa buong pamilya, magagalit ka kay ate dahil inutusan ka na hindi pabor sa iyo yung ginagawa niya or pinapagawa niya. Ngunit sa kabilang banda, ate mo to, hindi po ba? Parte ng pamilya natin, kasama natin, at dapat lamang na magbigay respeto tayo. Kasi sa kabilang banda, sa pagtatapos ng araw, magkakasama tayo sa hapag. Magkakasama tayo na magsasaluhan ng pagkain na pinaghirapan ng ating mga magulang. At napakasarap na nagsasalo-salo tayo na maayos at wala tayong kinikimkim na galit. At matutulog tayo na bukas at maayos ang ating kaisipan. Hindi po ba? Kaya muli, ako yung nagpapasalamat sa ating... Stay tuned for the next episode only here on Big Media.